Sa dami na rin ng lugar na napuntahan ko sa paghahanap ng balita, ngayon lang ako dumaan sa ganito katinding training bago ang isang coverage. Pero ayos lang ang lahat ng pagod. Makatungtong lang ako sa lugar na piling-pili ang nakakarating. Sa unang araw ng training, isa sa mga itinuro sa amin kung paano makalabas sa helicopter na nag-crash sa dagat. Kasama ko sa training ang aming executive producer at cameraman. Di pa ba? Sige, ma po. Hindi na lalagyan ko. Put on your seat belts. Okay, tighten your seat belts, tighten. Tatlong araw din kaming nagsanay at napatunayan kong hindi basta-basta ang Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training o BOSHEP. 1 hand on the wing to frame, 1 hand on your bucket. Size! Yun ang pinakamahirap sa lahat. Nung bumaligtad na, pumapasok sa ilong yung tubig. May tendency ka na parang kakabahan ka. Pero kailangan labanan mo yun. Makailang beses kaming inilubog sa tubig. At tinuruang iligtas ang aming mga sarili sa iba't ibang paraan. Tuloy kung dati excited lang ako, nahaluan na rin ang kaba. Fire! 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 Kasi naman, ano bang klaseng lugar ang nangangailangan ng ganito katinding preparasyon? Hindi ako makahinga. Ang hirap. Makalipas ang ilang araw, nasagot ang tanong ko.
isang oras kaming nakasakay sa helicopter. Nung una'y nasa ilalim pa namin ang mga isla ng Palawan. Pero kalaunan, puro dagat na lang. Maya-maya pa, natanaw ko na ang tila ba islang yari sa Bakal. Ang platform ng Malampaya. Sasakay sa chopper. Laya na po kayo. Biro lang po. Luhag! Dalawang linggo sila kung magtrabaho. 1, 2, 3. At dalawang linggo rin pwedeng umuwi sa pamilya. Dito, bilang na bilang ang mga tao para matiyak ang kaligtasan ng lahat. 59 lang ang kasya sa lifeboat, kaya hanggang 59 na tao lang ang pwedeng manatili sa platform. Welcome all and welcome sa inyo. Good to see you here. Actually, maraming excited. But first things first. Nagkaroon agad kami ng safety briefing kung saan idinetalya sa amin kung paano maging ligtas habang nasa platform. Dito meron kaming blast wall. So, prevention yan para kapag nagkaroon ng incident dito, hindi apektado yung living quarters. There's no scheduled drill now, so any alarm that you hear is true. Consider it as true, okay? Ito po yung pang-measure ng gas. Tututututup din yung pag may... So, pag may gas po, mag-a-alarm to. Sige po. Pag ho nag-alarm, anong gagawin po namin? Umalis doon sa area. Kailangan kami umalis. Ang aking excitement sa pagtapak sa Malampaya, unti-unti nang napapalitan ng kaba. Yes. Ano ang purpose ng opisina nyo? Dito namin minamanage at saka itong kinokontrol yung mga work permits para unang-una hindi magkaroon ng conflict sa ibang trabaho. So ibig sabihin, dahil may work permit bawat trabaho dito, ibig sabihin lahat ng tao na nasa isang particular na lugar, alam nyo. Exactly. Oo. Anong klaseng permit meron ang sa amin? Sa inyo, yan. Kanina, nandito kayo. Oo. Sa weather deck. Ayan. Filming of TV documentary. Mm. And category 2, hot work, kasi meron kayong dala na camera. Non-intrinsically safe equipment. Non-intrinsically safe. Oo. Baka mag-cause siya ng ignition. Exactly. Galing ko. Ang bilis matuto. Nang maglibot ako, pinasamahan ako sa nag-iisang babae sa platform noon, si Engineer Angelique Manlangit. Kung sa bagay, ayoko din namang mag-isa dahil para sa isang bagong sampa tulad ko, nakakakabaring makita ng malapitan
ang mga dambuhalang makina at tubo. Pati na ang flare na ito na sumusunog sa sobrang gas kapag may hindi inaasahang pagtaas ng pressure habang nag-ooperate ang platform. Dito po nakita ang mga nagtatrabaho sa kainitan ng araw. May abala sa maintenance ng mga makinang mas malaki pa sa kanila. At merong umakyat pa sa mataas na lugar para sa repair work. Si Engineer Ray Barcebal, ang Offshore Installation Manager, ang pinaka-boss sa platform. Ito pala yung Integrated Control Center kung tawagin namin. Integrated kasi dito kinokontrol yung subsea plus yung process dito sa taas, yung communication sa vessels, communications with the onshore gas plant. Uh-huh. At saka dito din namin ginagawa yung mga management of emergency. Uh-huh. Pag nag-shutdown halimbawa ang compressor or merong nag-trip sa other parts of the process, makikita mo dito. Meron din kaming CCTV dito. Ito yung napaka-importante pagka may mga incidents. So you can easily point yung mga cameras dun sa scene kung nasaan yung alam. So halimbawa may gas detection dun sa cellar deck sa north. Ito, magpupula ito. So from here, alam namin yung nangyayari. And then yung incident controller dito, nakaka-take action appropriately. Dahil gas at langis ang produkto ng malampaya, matindi ang safety standards na pinapatupad dito. Number one reminder, safety first. Lahat tayo VIP when it comes to safety. Imagine yung nagagawa ng 11 kilogram na LPG sa bahay. Pag sumasabog yon, ang nasusunog buong barangay. Dito sa Malampaya, we're operating at around 400 million standard cubic feet of gas. Ganun karami. Million standard cubic feet kasi mataas ang pressure. And we have a pipeline na may laman din na gas. So, napakadelikado. Nasa isang bahagi naman ng platform ang lugar na pinaglalagyan ng mga tao. Doon matatagpuan ang cabin ng 59 na nagtatrabaho sa platform. Yan, ito yung kwarto namin. Meron ditong bunk beds. May beddings na, may towel. Tapos, ito, may TV. Pwedeng manood dyan ng iba't ibang channel. Tapos, ito naman yung CR. Dito naman, merong life vest. At ito yung tinatawag nila grab bag. Ang laman nito, yung mga bagay na kakailanganin mo kapag tumunog ang alarm at merong emergency. May laundry service, kaya hindi mo na kailangan maglaba. Meron ding gym. At para may libangan, merong cable TV at unlimited Wi-Fi. Tuwing alas 3 ng hapon, break time ng mga empleyado dito sa platform. Kaya pwede silang kumain, magkape, o no, kaya katulad ng ginagawa nila ngayon, nagbibilyar. Sa loob lang yan ng 15 minuto. Ha. Pagkatapos niyan, balik na naman sa trabaho. Pero ang pinakabukang bibig ng mga empleyado rito, masarap daw ang pagkain sa Malampaya platform. Paano naman may sarili pa silang chef, si Francis Okoma, na siya ring may hawak ng posisyong camp boss. It's similar to a hotel, yes, kasi we have to attend to each and everyone's needs, yung kanila, to the simplest toilet paper, up to the details of what they're gonna eat, must be healthy, must be delicious, you know, and of course, hotel standard and preparations. Habang naroon kami, nasaksihan namin ang pagdating ng supply boat na may dalang 2 toneladang pagkain at inumin. Consolidated the weight, tipong abot ng mga 4 to 5 tons. So kasama yan ng frozen, ng mga water, ng mga
canned goods, ng mga dry ingredients, everything. And we forecast at least good for 3 weeks. So, magkaroon naman ng problema sa boat, hindi man siya dumating on time, we still have enough stock to supply and to prepare food for everyone here. Ang basura mula dito sa platform, hindi pwedeng itapon sa dagat. Katulad dito, alaman nito, recyclable waste. Sasakayan dito sa supply boat na nagdala naman ng pagkain at tubig dito sa platform. Ang mga basura, dadalhin sa disposal facility. Oh, wala na si George. Nandun na. Sige po. Totoo pala ang sabi, maraming masarap na pagkain dito. Ngayon, nagse-celebrate sila ng birthday. Ayan. Sa unang tingin, parang ang sarap ng buhay sa platform. Pero dito, bahagi na ng buhay ang tunog ng alarm. All personnel, proceed to your master stations. Master stations, master station. Ito raw kasi ang isa sa pinakadelikadong trabaho sa buong mundo. Kinukuha ng malampaya ang natural gas mula sa ilalim ng dagat. Dumadaan ito sa mga well o balon, papunta ng production platform, kung saan inihihiwalay ang natural gas sa tubig at condensate, isang mataas na uri ng langis. Iniipon ang condensate sa isang concrete storage sa ilalim ng platform hanggang kunin ang isang tanker. Ang pinatuyo namang natural gas dumadaan sa tubong may 500 kilometro papuntang Batangas. Ginagamit naman ito ng 3 power stations para magkaroon ng kuryente ang halos kalahati ng Luzon. Anumang makalilikha ng spark o pagmumula ng apoy, bawal sa production area ng platform. Ano po ba yung worst case scenario na pwedeng mangyari sa atin habang narito tayo sa platform? Isa sa mga scenarios na na-identify namin in our emergency response procedure ay yung hydrocarbon explosion. So, Siyempre, yun yung pinakamalaking hazard natin. Pero nakalatag na raw ang sistema para hindi magkaroon ng pagsabog sa malampaya. At regular din ang mga pagsasanay sa mga emergency. Attention, attention all personnel. Isang drill ang nasaksihan ko habang nasa platform. For exercise purposes, there is an indication of fire. Habang naghahanda ang mga bumbero, nagsipasuka naman ang mga empleyado sa kani-kanilang master stations bilang paghahanda sa posibleng paglikas. Bawal tumakbo sa platform dahil delikado kung madapa ka o mahulog. Visible at the V111, visible condensate leak. Fire pumps, monitors, blow down, minutes to go. 5 minutes. 5, okay. We will proceed with platform abandoned ship using our lifeboats. Kunyari, lubikas na ang lahat, papunta sa lifeboat. End of exercise! Thank you for your participation! Idineklarang tagumpay ang drill na sana raw ay hindi mangyari sa tunay na buhay. Sa lahat ng ito, nakaantabay ang nag-iisang doktor sa platform. This is our sick bay, no? Mm-mm. We call it the sick bay. Yeah. Yan.
para rin ho bang masabing ospital to dito sa platform? Yes, ginagawa dito no yung unang pangunang lunas, first aid. Apo. And so, we have yung defibrillator, mm-hmm. no? If ever nag-stop yung tumigil yung tibok ng puso nung injured personnel. Tapos meron tayong ECG kung nagkaroon ng insidente, meron tayong mga stocks ng mga IVs. Tapos meron din tayo yung mga sedatives para sa para mga pampakalma. Kasi stressful environment or itong lugar na to, masyadong maraming stress, highly dangerous. As much as possible, gugustuhin ko, huwag nang gamitin yung mga yan. Mm-mm. Kasi kung gagamitin ko yan, ibig sabihin may nasaktan. Mm-mm. At ayaw ko nung may ganung pangyayari. Mm-mm-mm. Malaking tulong sa ekonomiyang malampaya na joint venture ng Shell, Chevron at Philippine National Oil Company. Umaabot na nga sa 315 billion pesos ang royalty na natanggap ng gobyerno mula 2001. Nabalot nga ng kontrobersya kung paano ginamit ng gobyerno ang bahagi ng pondo. Pag nag-shutdown ang malampaya, malaki ang impact sa economy. Tayong mga Pilipino, maapektuhan nun. So, ganun na lamang yung pag-iingat namin dito. And masaya naman ako na gumagaan yung responsibility ko kasi mga magagaling yung mga taong nandito. Para tumagal pa ang pagsusuplay ng gas at langis ng malampaya, may expansion ang proyekto. Natiyempohan nga namin ang barkong ito na nagsasagawa ng seabed preparation para sa isa pang platform na itatayo rito. Mabusisi raw ang pagtatayo ng platform. Kailangan kasi matibay at kayang sumagupa sa pinakamalakas na bagyo. Yung bagyong Luanda ay talagang napakalakas. Grabe ang hangin na talagang dumadagong-dong dito sa aming living quarters. Pati yung ibang mga gayon mga antena namin ay bumabaluktot. Ang goal po ba is hindi basta-basta iiwanan ng platform hanggat kaya? Kung hanggat safe kami rito, hindi namin iiwanan. Pero kung makunang unsafe na kami rito, ang unang top priority is yung tao maligtas. Secondary na lang ang asset. Habang nasa platform nga kami, isang malaking buhawi ang nakita namin. Patunay ngang isa ang kalikasan sa pwedeng magdala ng panganib dito. Ang mga nakaambang panganib, minsang nagpakaba kay Engineer Angelique Manlangin, ang nag-iisang babae sa platform noong bumisita kami. Noong unang araw ko dito sa platform, hindi naman mawala yung kaba. Noong unang gabi, medyo nahirapan lang ako makatulog. Kasi syempre, dapat lagi kang handa pag merong mga alarm, pag may emergency, dapat handa kang rumisponde. Para sa akin, nakakabilib din na sa trabahong akala ng marami ay pang lalaki, kinakaya din ng babae. Advantage yung pagiging babae sa isang lugar na puro lalaki. Ayoko rin kasing magkaroon ng special treatment yung mga lalaki sa akin kasi lahat kami dito may kanya-kanyang roles. Pag nangailangan naman ako ng tulong, lagi silang nandyan para sumuport. Okay, so for tonight, we have as a welfare event. So, Filipino team tayo, fiesta ang dating. So, all Filipino dish except for one right over there para sa ating may birthday boy na British. Some low fat chips, please. May cake pa nga para kay George na nag-iisang foreigner na empleyado ng platform. Malayo man sa pamilya, sineselebrate pa rin ang mga okasyong ganito sa malampaya. No. I'm big enough now. Kasunod nito, party na. Okay, everyone. All right. The boat is sinking. Group yourselves into two. Matapos ko silang makitang subsob sa trabaho at babad sa init ng araw. Bilang sa araw. Masarap silang panoorin na nagkakasiyahan at nagtatawanan. Sa mga panahong yun, walang bakas ng pag-aalala o kaba.
na tila naging bahagi na ng pagtatrabaho sa platform. Kinabukasan, balik na naman sa trabaho. Kahit pa malayo sa pamilya, kahit pa may nakaambang panganib. 59 na tao ang nagtatrabaho dito. At lahat kami dito kailangan makauwi sa pamilya namin in one piece. Sabi nga nila, kayamanan ng Pilipinas ang malampaya. Sa palagay ko, kayamanan ding maituturi ang mga Pilipinong nagtatrabaho doon. Kaya nilang makipagsabayan sa mga sensitibo at komplikadong trabaho. Para sa kanilang pamilya. Para sa kanilang bayan. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.